Hello guys, I'm back. Kamusta? Welcome back po rito mga minamahal na kapatid sa ating Muntin Channel. How are you people? How are you guys? Kamusta po ang ating trabaho? Kamusta ang buhay? Kamusta ang ating pamilya, no? Kamusta din po ang ating love life? Sana okay naman po ano sa biyaya po ng ating Panginoon, di ba? So, yun tayo eh. So, mga kapatid, as always, karangalan or paano ba sabihin, masarap po sa pakiramdam na nakapagbigay tayo ng kaunting mga ideas sa ating mga babayan kung paano makatulong para maging maayos ang buhay, ano? So, yun po ang palagi nating iniisip, ano? Sharing is caring, kumbaga. Kaya ngayon po, ay meron na naman tayong isang i-share sa inyo. Ito yung poor person's mentality or yung pag-iisip ng mga mahirap. So, disclaimer lamang po, hindi po tayo against doon sa mga mahihirap na tao. At wala po tayong inaapakan tao. Wala po tayong dinadown ng mga mahihirap. Ano, ang sa atin lamang po ay sinasabi natin ito nang sa ganun ay mabago natin ang ating buhay, ano, kasi tayo po bilang tao ay responsibilidad po natin ang ating pag-asenso sa buhay. So again and again, uulitin ko po, wala po tayong basta hindi po natin inaano yung mga mahihirap, ano. So iginagalang po natin yan. So ngayon po, atin pong pag-uusapan, ano ba itong mga poor person's mentality. So as far as we know, karamihan po sa atin ang pagkakaalam po, pag sinasabing mahirap or mayaman, pag sinasabing mayaman, yung maraming pera, mahirap, walang pera. So alam nyo ba mga kapatid na sa usaping ganyan ay napakalaking factor po ang mentality at pati na rin po yung mindseting natin, ano. So yun po, napakalaking factor po nito para sa ating pag-asenso talaga. So some of the people ay sabihin na natin marami mga taong yumayaman dahil po sa kanilang mentalidad, dahil po sa kanilang tamang mindseting, ano. So yun po. Anyway kapatid, kung bago ka dito pala, baka makalimutan ko, sa channel ko ay baka naman pwede mong click ang subscribe button itong channel natin. Paki-like and comment na rin. Diba? Nang sa ganun, ay kung gusto mo yung mga ganito mga video ay mauna ka kapatid kapag mayroon tayong mga bagong uploads. Ano? So again and again, kagaya po ng sinasabi ko, hindi po nasusukat sa maraming pera. Pag sinasabing maraming pera, mayaman, maraming walang pera, mahirap. Hindi po ganon. Nag-vary po doon sa mga mindsets natin yan, mga kababayan. No? So, some of the poor people kasi, ganito po sila mag-isip eh. Negative po lagi ang kanilang tingin sa bawat opportunity na dumadating. Ano? So, sabi nga po ng ating idol or sa ating hinahangaang tawag nito, isang billionaire na si Sir Jack Ma, the worst people to serve are the poor people. So alam naman natin yung mga mahihirap ay pagbigyan natin ng pagkakitaan, nasasabihin nila ay hindi ko alam paano yan, hindi ko alam paano gawin yan. At kung sabihin mo naman, kapatid, ganito, mag-aral ka ng financial literacy kasi malaking factor yan, malaking tulong yan. Nang sa ganun ay maahon ka sa kahirapan, ano? Kasi napakarami pong matutunan dyan. Ang sabihin lang sa iyo, wala akong time niyan, busy ako, mahirap yan, matagal yan. Where in fact, maghapon, pagkagising sa umaga, cellphone na ang inaatupag, television, di ba, nakahilata, tapos ganun-ganun pa rin ang sasabihin sa iyo. And then, kapag mag-introduce tayo ng bagong business opportunity, sabihin nila wala silang experience niyan.
scam lang yan, maraming ganyan, marami nang naluko sa mga ganyan. But alam nyo, yung mga tao na yan, meron silang mga similarities, ano? So, mahilig po silang magta-type doon sa Google or sa YouTube or ano man mga social media platform, ano? Kung paano yumaman o paano kumita ng pera na walang ginagawa. So, yun po ang katotohanan, masaklap na katotohanan dyan mga kapatid, di ba? So, again and again, disclaimer lamang po, hindi po natin na minamalit yung mga mahihirap kasi ako po mismo or tayo po mismo mga kapatid ay sobrang hirap po natin noon. Ngunit sa biyaya ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay kahit pa paano nagkaroon ng kaunti sa buhay. Isinishare lamang po natin ito nang sa ganun ay mabigyan po natin ng aral ang ating mga babaeng patuloy pa rin naghihirap. Ano? And then, marami din sa ating mga mahirap na mga tao ang talagang isinisisi ang sitwasyon ng kanilang buhay sa kanilang mga magulang. Kasalanan ng magulang ko yan kasi mahirap sila, ganon. So, meron po talagang mga ganon. Yung iba naman dyan, kasalanan ng school ko yan kasi di magandang turo nila. Ito po yung worst, mga kapatid. Ginagawang sangkalan ang gobyerno ng kanilang kahirapan. So, mga kapatid, alam naman natin na kahit sino pa man po ang uupo o sino pa man po ang mamumuno sa ating bansang, mahal na bansang Pilipinas, ay ang sarili pa rin po natin ang magdidesisyon, ang sarili pa rin po natin ang responsibilidad sa ating sitwasyon kung ano man yung magiging future ng buhay natin, ano? And then, yung mga kababayan po natin, iba, yung mga mahirap, nakafocus lamang po sila sa realidad ng ibang mga tao, ano, sa politics. So, yun, kapag natalo yung politiko nila, masama ang loob nila, di ba? Tayo mga Pilipino, ganun eh, di ba pwedeng magkaisa na lang tayo mga kapatid? Di ba? Kapag nasara yung mga TV stations nila, napakasama ng loob nila. Para bang kapag open yung TV station na kanilang lagi pinapanood, ay binibigyan sila nito ng mga cash, mga incentives, di ba? Wala naman in return. So mga kapatid, let's just accept the fact na tayo po mismo sa ating sarili ang gagawa ng future natin. Kagaya nga po ng sinasabi ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, kasalanan mo na yan. Yan po ang sinasabi nila, sinasabi ni Sir Bill Gates. So, totoo naman yan, kaya ikaw kapatid, kung patuloy pa rin naghihirap ang sitwasyon mo ngayon, baka naman may problema ka sa mindseting mo kapatid, di ba? So baguhin natin ang mindset natin, napakalaking factor niyan kasi kung palaging negative ang mga thinking natin, palaging negative ang iniisip natin sa lahat ng bagay na dumadating sa ating buhay, ay wala pong mangyayari diyan sa buhay mo kapatid, di ba? Ako po, rati, talagang ganun po ako kaya sinasabi ko po ito mula sa aking puso na kung gusto mong mabago ang buhay mo, unang-unang baguhin mo kapatid ay ang mindset mo, 'di ba? Ang pag-iisip mo sa bawat opportunity na nadating sa iyo, 'di ba? Kailangan mo rin talaga ng prayer diyan kasi lahat naman ng bagay ay nagmula sa kanya, of course, para may guidance tayo. Marunong din tayo dapat na magdala manalangin sa ating mahal na Panginoon, ano? Kasi at the end of the day, sarili po talaga natin ang dapat sisihin kung ano man yung mangyayari ng kinabukasan natin, ano. So pagdating ng katandaan natin, 'di ba, kung ngayon ay tayo ay bata pa, wala tayong ginagawang kabutihan, I mean wala tayong ginagawang action para mabago yung sitwasyon natin, so sad to say kapatid, next year madadagdagan na naman yung edad mo, hindi pa rin nagbabago ang mindset mo, tamad ka pa rin, sinisisi mo pa rin ang kahirapan mo sa ibang tao, di ba? So, ulitin ko po, ngayon po, palapit na po ang eleksyon natin. Regardless man po kung sino yung sinusuportahan nating kandidato, isipin po natin, tayo po ay Pilipino. Sana iwasan or tanggalin na natin sa ano natin, vocabulary natin yan na
Naku, yung sinusuportahan mong politiko, ganito, ganyan, ganyan. Mga kapatid, tayo pong lahat ay Pilipino. Sana naman ay tayo po ay magkaisa, di ba? Masarap po yung mamuhay na wala tayong kalaban, may peace of mind po tayo, di ba? Ganun po tayo dapat, hindi yung hanggang kamatayan talagang, ay nako Pilipinas, magbago na po tayo. So, yun po, ang atin pong topic ngayon ay naway nakapulutan po natin ng aral. Ulitin ko po itong mga ilang mga mentalidad ng ating mga kababayang mahihirap. Negative lagi ang tingin sa about opportunity. Number 2, isinisisi nila ang sitwasyon nila sa ibang tao, maging sa gobyerno, ano? At of course, third, nakafocus sa realidad ng iba. So mga kapatid, kung gusto nyo po ng mga ganito mga videos ay pwede naman siguro na pakiclick mo itong notification button, pakisubscribe na rin po. At kung maaari, magbigay ka na rin ng iyong insights about dito sa lahat po ng sinasabi ko. Ano? Pwede rin po kayong manood ng aking mga videos na mga na-upload na po, dahil for sure marami din po kayong matututunan doon. Basta isipin natin, sharing is caring po. So maraming salamat po sa panunood ninyo. Naway patuloy po akong nakapag-inspire, nakapagbigay ng motivation sa inyo sa bawat uploads ko po, kasi yun po talaga ang purpose po nitong channel na ito, ano? Kasi as always po, ako po ay lagi po nating sinasabi na tayo pa ay under ng International Marketing Group, tayo pa isang associate financial planner, and of course isang financial educator, ano? Tumutulong tayo magbigay ng mga free informations through online platform na Zoom, ano, online webinar. Nagbibigay tayo ng mga free training sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa ating mga babaeng OFWs, kundi sa lahat po mga kapatid, ano. Kaya ikaw, kung gusto mo lang, 'di ba? Kung gusto mo lang, kasi ikaw din po ang magde-decision niyan. Kung gusto mong umaten, mag-message ka lang sa baba. So 'yun po, and as always, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng teams na patuloy na sumusuporta rito sa ating channel, sa lahat ng mga admins, sa lahat ng mga miyembro nila, sa lahat ng ating mga bisita na patuloy na nagsusuporta, no? And of course, aking founder na si kapatid na Marie Pusa Vlog, thank you so much sa inyo po kapatid, sa patuloy niyo pong pagtulong sa ating mga kapwa YouTubers. So yun po, and again, mag-ingat po ang lahat dahil may virus po. So mag-ingat po, and to God be the glory, maraming salamat po.